But anyway, Vivian, when we talk about herd immunity, na ipaliwanag na rin naman namin dati yun, ano? This is that portion of the population that is required to be vaccinated. Tapos kahit may 5% na hindi pa bakunado sa populasyon, magiging protektado na rin sila because the target for the herd immunity has been achieved. Katulad nung ating sa mga bata na pagbabakuna, halimbawa bakuna sa tigdas para sa mga bata. Kapag nare-reach natin yung target natin na 95% coverage among these children 12 months and less, sinasabi na natin we've reached that target of 95%, we've reached herd immunity. So yung 5% ng mga bata, kahit wala po silang bakuna, they are considered protected already because of this herd immunity that we say. Ito pong Delta variant, no, has really affected everything and even our vaccines. At alam naman po natin yan, apektado po, especially yun pong epekto ng bakuna against symptomatic infection. That's why there are breakthrough infections among those who are fully vaccinated. Dito po sa nangyaring ito, ang tinatala at sinasabi sa atin ng mga eksperto, hindi na lang 70% ang herd immunity na kailangan natin. Kailangan natin na mas mataas, it can be 80 or 90% dahil bumababa ang efficacy ng bakuna. Kaya po ang ang naging risk strategy natin, ano, nagkaroon ng risk strategy, we risk strategized at ang atin po basis sa ating mga eksperto, let's just achieve population protection at this point. Because we know that the vaccines had been affected by this Delta variant, yung kanyang efficacy against symptomatic had been reduced, kaya nagkakaroon ng infection pa rin ang mga bakunado. Kaya yung population protection, if we are going to be able to vaccinate lahat ng sinabi nating vulnerable in our population, ang ating healthcare workers, ang ating senior citizens, ang ating mga taong may comorbidities. These three sectors, mabakunahan natin sila lahat, we will achieve population protection because we are going to have less severe infections, less hospitalizations, and less deaths. And we know that these sectors in the population are most commonly the ones being hospitalized because of severe infection. So yes, herd immunity has been affected, but that really is a very long-term goal among all of the countries in the world. What we are trying to achieve right now is population protection. Thank you for using.